Ang programa ng CBCP ay inawag na ang programa na ito ay para sa Sabi mo, Lola, Nanay,
Ano ba ngayon ang intention ng San Lupano ngayong buwan na ito? Every year kasi, may intention ang Santo Papa. Every year ng Papa ni John. Ngayon ay Month of July. Which is also one of the four pillars of the era of evangelization. Hindi ko nababanggitin sa inyo tatlo. Pero isa sa pillars of the era of evangelization, ito rin yung intention ng Santo Papa sa buwan na ito. Ano ito? Yung mga former Catholics na naging iba sekta. Yung pinag-arasan natin, yung mga kapatid natin na daging mga Katoliko na nag-iba ng sekta. At kinikilala po ito ng simbahan na isa sa mga bagay na nangyari at patuloy na nangyayari sa simbahan, marami sa atin ang nag-iba ng sekta. So that's why it is also one of the intentions of Heavenly Father for this month. And at the same time, isang bilang na pinabibigyan ng era of evangelization. Kaya bahagi rin ito na kung saan, bakit? Kasi kulang tayo ng evangelizers. Kulang tayo ng mga nagtuturo ng ating pananampalataya. Kulang tayo ng kaalaman. So, kasi bago tayo makapagturo, kinakailangan, alam muna tayo. Ngayon, kapag sinabi na sa iyo ng mga kapatid mo na, ha, wala sa Biblia yan. Kapag hindi mo alam yan, ano mangyari? Ha, tama ka nga. Mali nga kami. Kaya bagay na kung saan kinakailangan natin na mabigyan ng pasin. Sino po yung introduction lamang? No? Para makita po natin. Yung importance, ako po yung nagpapasalamat sa iyong pagtubod. Kasi, tinutubod po na namin, hindi lamang yung panyaya ng diocese. Ako po wala ay Father Jesse, so Mosiera Junior. Ako po ang Carlos P. ng St. Martin de Porres. Saan ba kayo St. Martin de Porres? Doon sa Adelina Wang. Sa Adelina Wang. Nabahagi po ng Adelina Wang. Sa division po yun. No? Nabahagi po ng Caligay Homes, Carmen Homes, na Vesta Homes, na Adelina Wang Day. Sino mo sa inyo na nagkaroon? Wala? Salamat naman sa inyo. So, bahagi yun ang pati kasi medyo malayo dito yun. Ngayon, ay ako rin po ang district coordinator, district lang, ang district 1 ng mga katikista ng Diocese of San Pablo. No? So, bahagi kaya ako rin na nais na kahit papano, mamit mo kayo. Pagamang yung talagang regular namin na binibigyan ng pansin, ay yung mga regular catechist natin. Ha?
buksan sapagkat ako ha? O, hindi mo lang sapag ang langit ng mundo, no? O, sabi mo lang, mapapala sa mga nagbubuksa. Ano? Ay, si sister, wala lang ginawa kung hindi malungkot kasi ginawaan siya ng kanyang boyfriend. Okay lang yun, mapapala lang siya. Hindi, may karungkot yun, no? No? Yung kinakailangan ninyo, wala kang kanyang karungkot. Halimbawa, halimbawa, yung sa naluluksa. Blessed are those who mourn, for they will be ano? Consoled. Aalingin sila ng Diyos. Hindi mo sa'yo lang mapalad ka. Simply because God would like you to become simply naluluksa. Hindi. Mapalad ang mga naluluksa. Bakit? Kasi aalingin sila ng sabi ng nakasabalatan niya. Okay. But anyway, pakita din, there are the Beatitudes and the Ten Commandments. Bakit? Kasi, yung Ten Commandments, we speak of the Old Testament. The Beatitudes ay sa New Testament. Bagamat kinonform ni Jesus ang Ten Commandments, pero ano ba talaga yung utos na may pahayag mo sa Ten Commandments? The Eight Beatitudes. Kung tutusin, at only an expansion, expansion. No? Expansion. Pero, bahagin natin sa makita natin na kapag sinabi talaga natin yung basihan natin, sa pagtutun sa panawagan ng mga, we go sa tutusin of the aim. Kamag-arap si Nimoy. Kamag-arap si Nimoy. Pero babalik tayo mismo sa kalagaling ay Beatitudes and the Ten Commandments, guidelines for life. Guidelines for life. Pero ang pagpunta mo namin ay sa utos na Diyos. Let's go to the Ten Commandments. Verses 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
5. Okay.
sa utos ng Diyos para
alam natin, later on, ang sasabihin pa ni Jesus doon sa kalendaro ni Helen. Ano ang sabi niya? Pagkatapos na, ano ba? Continue. We ask it, which one? You shall not kill, you shall not commit. And Jesus replied, you shall not kill, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness. Honor your father and your mother, and you shall love your neighbor as yourself. I am witness to this. All of this I have observed. Nagawa ko na lahat yan. Sige, continue. Ano po susunod? Jesus said to him, if you wish to be perfect, go sell what you have and give to the poor, and you will have a treasure in heaven. Okay, thank you. Kaya pinanggit ko sa inyo yung gratitudes. Kaya ba kung pinanggit sa inyo yung gratitudes? Kasi ano sabi nito? Ibigayin mo ang iyong kayamanan sa lahat ng mga maya. What is the number one of the gratitudes? Anong number one sa mga beatitudes? Ha? Blessed are the poor, for they shall inherit the kingdom of heaven. Oh? So, kaya, sabi ko nga, magkasama ang Ten Commandments at saka eight beatitudes. Well, anyway, parang paliwanan ko sa inyo. No? Next, it is important to know that this commandment is simply a summary of all material of action. The peace is seen for a way around them because the worship doesn't fit to everything. For example, be very close with this against your neighbor, covers any kind of falsehood, perjury, lying, slander, depression, rash, ano yung, kailan po tas yung false witness against your neighbor? The commandment expressed one fundamental is to God and neighbor. They represent a great obligation to buy them from knowingly and willingly in a significant way. Morta or media. Maliwala na po siya kung ano. Next. First commandment. I am the Lord your God, the name was your God. I am the Lord your God. So, pero sabi ko sa inyo, yung pagawa ng images is simply go to the first commandment. Ang Diyos lang ang mamahalin natin. Ang Diyos lang ang ating bibigyan ng pansin. So, kaya, sabi ko lang, God above all else. Kaya, kasama dyan ang pagsamba sa Diyos Diyos. God made our world and created each one of us. He wants us to know that He loves us and that He will always be with us. There are times when we forget that it make other people and things more important. God is wrong. Kapag ginawa mo, yes, Lord. Yung ano mo, kung ikaw ay pupunta doon sa kanyang concert, hindi ka nagsisig ba? So, ibig sabihin, kapag pinahalaga na walang problema yung sinasabi ng idol. No? That is just a word. A word. Pero kapag halimbawa, hindi na akong kisipa, pagkinin mo lang ako ng kanyang kanta. Sabi, pinahalagaan mo yung kanta niya. Guys, at ikaw ay gampanan mo ang iyong sabi. Do not consider that the Ten Commandments restricts our action. Na pinipigil ng Tumat, ganda naman sa unang punta sa iyo. Kunahin mo lang ang Diyos. Kunahin mo lang ang Diyos. So, ang pagkakalala mo, eh? Kunahin mo? Ang tawag lang natin ay idol mo. That is
a loose word, hindi yung strict sense of the word. Na, halimbawa, kabarkada mo ito. Hindi, picture mo. I don't sincere. Pero hindi mo lang sinasabi, ina-idolize mo. It is a loose meaning of the word idol. Ibig sabihin, nagbibigay sa akin ng inspirasyon itong picture na ito. Pero hindi ko lang siya ginagawang Diyos. Medyo magkaing pa yun. Ay, maliwanag pa yun. Okay. Second commandment. Do not take God's name in vain. Names are special. No one should dishonor anyone's name. Especially God's name. Kahit na yung inyong mga pangalan. Malaki yung pangalan. So, dapat makita natin yung pagbibigay ng napakalaga pa yung Bible. No? Yung baba, nasabi ko sa ito, sa kanya, pagbibigay mo siya ng pangalan, hindi maganda. It is an assault to his person. Hindi kaya, papangitin ko yung kanyang pangalan. No? Hindi lang yung kanyang pangalan, ngunit yun ay kumakatawan sa kanyang pagkatao. Lalo-lalo na po sa mga gulupin, napaka-special sa kanilang pangalan. Napaka-special sa kanilang pangalan. Kaya, pahalaga natin yung pangalan. You must also remember na one way ng ating pagpasok sa paghahalaga ng Diyos ay during the sacramento. Saan sacramento? Pag tayo pinatanggap sa paghahalaga ng Diyos. Baptism. No? Sa sacramento ng baptism, binibigyan tayo ng pangalan. Binibigyan tayo ng pangalan. Christian name. Binibigyan tayo ng Christian name. So, kaya dapat ito, pinapahalagaan natin yung pangalan na ipinagkakaroon sa atin ng Diyos. Kasi, especially, identity mo yan, label mo yun. Label na ibinigay sa iyo. So, it's not only a name. It is connected to your person. His name should be spoken with respect, pray to him, ask for him to love. Alam nyo, kasi mas maayos pa nga tayo eh, mas medyo mas panawag tayo. Sa mga Muslim, ay kunting bangin mo lang sa pangalan, hindi ka lang nire-reprimand. Alam mo ang bago nila sa'yo? Pupukutan ka ng ulo. Ganun pa rin hindi ang mga Muslim. So, kasi kapag kayo magsalita, labang kay Ana sa Indonesia, kasi nagbabasa ako ng mga writing si Tom Wilson sa Indonesia. Sa Indonesia, ay mga pag-aaral ng may patas doon na ayaw ipagamit sa mga Kristiyano yung salitang ala. Kasi sabi nila, sa Muslim lang yan, amin lang yan. Hindi, Allah is God. Ang sabi niya ng Allah ay God. Kasi yung Allah is not a name. No? Bagamat binabakit natin ang usapin, ang Allah kasi ay mula sa salita Arabic. Alam niyo Arabic? So Allah, kapag binasin mo sa Ibis ay God. Hindi mo alam mo. Hindi mo na anong tawag? Proper name at saka ano sa English? Proper name at saka personal name ba yun? Kapag sinabi natin na nag-gab, hindi yung personal name, proper name yun. Ang alin? Ang walang iba kundi na Diyos. So, third commandment. Keep calling the Lord's name. Kaya nasabi ko, pinahalaga natin. Alam nyo, ito
isa sa mga problema natin bilang mga katolikong Kristiyano na tayo nagsisimba. Mary Zelda, sabi ko ay tayo ay na nagsisimba lang daw sa katoliko ay 20 to 30%. Ibig sabihin sa bawat 10 Kristiyanong katoliko, tatlo lang ang nagsisimba. Wala pa sa kalahati. Wala pa sa kalahati. Wala pa sa kalahati. Kaya ang Lord wants us to have a right on the office. A day we can put aside our work. Dahil kayo nila, kahit na komisyon mga tagal sa iyo, niya sabi, Father God, assignment. Assignment. Sasana rin po yung mga teacher ng tagal sa iyo, huwag pa sana magbigay ng assignment. Kasi ginagawa kayong dahilan kung bakit hindi kayo nang sino nakapagsisimpa ng mga bata. Sana hindi siya kung sa prosito ng Catholic education. Pagkamag, there is a movement. There is a movement in some Catholic. Not only Catholic universities. Anong sabi? Pumari ngayon. Huwag padadalhan na assignment. It isn't just a movement. Kapag weekend. Para maka-free daw. Kasi bakit? Kung paano ka kapitilin? It is a day of rest. Kasama ang gagawa ng assignments. Ibig sabihin, yung assignment mo dapat gagawin ng Sabado. Hindi yung dapat gagawin ng araw ng Linggo. Bakit? It is a day of rest. The exception of the priest. Kasi yung trabaho namin yung araw ng so, we go to church and we spend time with God, releasing to God's word of mass, and pray for His heart. So, magsimba. Magsimba ko sana. Dito ba yung usapan pa rin kayo, ano? Yung pinipirmahan? Opo. Bakit? Kasi yung mga tagalay sa iyo, dapat magsimba kapag walang pirma, hindi magsisimba. Opo. Medyo, we have to work hard for that. Magsimba pag-araw ng Lord God's family. We have to work hard for that. Because it is one of the 10 commandments. And one of the mostly transgressed commandments. Eh, biro mo yun? Mahigit kalahati sa atin ang hindi nakagagawa nito. Mahigit kalahati ang nakagagawa, hindi nakagagawa nito. At kapag sinabi ko lagi sa putos ng Diyos na yan, hindi na ulugan na yung isa ay mas maluwa sa kabila. Hindi. Basta nakagawa ka niya ng isa na yan, kasalanan niya. No? Hindi na ulugan na yung isa ay mas malakas sa kabila. Hindi. It is still a sin. They have the same weight. Bumabag ka sa isa, pagdabag yun. Kahit sabi na sa tangko. Number 5. God gave us a do not kill. Hindi yung problema natin ngayon, no? Kasi marami ngayon ang mamatay gawa ng war on drugs. So, may mga vigilante. May mga sabi nga ay mga kapwa drug addicts. Yung naglalabanan tungkol sa ano, sabi naman iba, ha, Father, mga diyan, sabi naman iba, mga police daw, hindi namin alam, no? Pero isang nakita natin ngayon na palagi may patayan ngayon. No? Pero ano sabi, do not kill. Kasi bakit ang pinahalagaan ay ang buhay lang